Podcast. Magandang buhay po muli sa inyo lahat, mga ka-freedom business, mga ka-online, mga kabayan all over the world. Ito muli ang inyong Nico DJ Double D. Naku, medyo minamalat pa ng konti. Umpisa pa lang, umatake na. Pasensya na po at medyo inuubo lang ngayon. Pero syempre, sabi nga natin, ubo ka lang. Rich ito, di ba? Lalaban ito. Kumbaga ngayon kasi kasagsagan na naman ng ano eh, no? Kasagsagan na naman ng Omicron na yan. Talaga naman. Pero ang maganda dito, good news sa ating mga kabayan, huwag masyado nang matakot kasi nga meron naman karamihan na ang vaccine halos lahat. At yung iba nga nagpa-booster pa, no? Ako nagpa-booster na ako nung kailan, salamat sa Diyos. So parang ano na lang siya eh, parang common flu na lang yung dumarating, kaya kahit pasabi mo na positive ka, diba, no, nagpa-test ka, syempre positive talaga yun kasi kinapitan ka eh. Pero maganda dun, hindi ka tulad nung una na talagang naku, kawawa naman, no? Marami na mamatay talaga nung araw. Yung unang niya, unang pasok yung virus na yan, eh talaga namang marami tinamaan. Kasi nga, hindi pa kilala nung ating katawan yung virus na yun. Pero maganda ngayon, vaccinated na nga karamihan at nag-booster na nga, kaya dapat talaga sumunod tayo eh. Para sa atin din yan eh. Parang yung katawan mo, kahit sabi mo positive ka pa, kinakaya niya. Kasi nga, na-introduce na sa iyo. Diba, ganun naman ang bakuna, yung may a portion of the virus na strand, di ba, strain na tinatawag, eh inilalagay sa katawan mo para unti-unti eh lalabanan ng antibodies. Kaya ngayon, katulad natin, ako, malamang, baka ano, no, hindi naman sa inihiling, malamang, natamaan tayo. Pero kasi ano eh, nagtitripping tayo eh, no, ako po ay licensed broker kasi dito sa Pilipinas, no, mainit sa site, tapos pasok sa sasakyan, malamig ang aircon. Natuyuan ng pawis, yun po ang pinagmulan. Ako alam ko talaga kung saan ang pinagmulan. Hindi naman ako na-expose sa mga maraming tao. Talaga, halos wala nga eh. Kasama ko lang talaga eh. Yung kasama ko naman, negative naman yun. So yun lang, natuyuan ng pawis. Kaya inubo, ayun o, may naman, no? Sorry po, pasentabi sa mga kumakain. Malamang, pag nagpa-test ka, positive yan. Pero, syempre, yun nga, kinakaya na ng katawan. Kaya dapat, bottom line mga kapatid, mga kabayan, bago tayo magsimula sa ating vlog, hindi pa yun yung vlog natin, tips lang ito. Panatilihin, sorry po ah, ang lalim na Tagalog nun, no? Maintain, practice a healthy living, di ba? Yung healthy living, healthy lifestyle. So eat fruits, kasi ngayon na-appreciate na natin yan. Dati hindi natin pinapansin yung fruits, imbis na mag-fruits, chocolate, di ba? Hindi naman masama, pero huwag naman palagi, di ba? Pag imbis na fruits, kung ano-ano mga dessert ang kinakain, ngayon talaga fruits, lalo na yung mga citrus fruits, di ba? Yung mga darandan, di ba? Panalo yan, lemon, yung orange, di ba? Kalamansi, kung yan ang mga kakampi natin ngayon, di ba? Oregano, yun naman, yung sa mga tea, di ba? Yan, para yung oregano ko ngayon. Dati hindi ko rin siya pinapansin. Oregano, dami kong ano, dami kong tanim yan. Hindi ko pinapansin. Ngayon, importante na siya. Diba? Talagang kailangan mo siya. Kaya ngayon, papunta akong Meridian doon sa isang aming bahay, salamat sa Diyos, eh kukuha ako ng aming mga pananim tsaka mga tanglad. Yan, the best yan. Diba? At marami pang iba. Marami pang mga iba. Kaya ayun, keep safe lang everyone. At tayo ay magpalakas ng katawan para sa pamilya, para sa pangarap, para sa ating buhay. Diba? Ingatan ang katawan. Diba? Kung di makilala, kailangan lumabas talaga. Hindi naman business yan. Sa atin kasi business yung pupunta natin, no? Hindi naman kailangan wag nang lumabas kasi nga mandadamay ka pa. Paano yung mga mahihina ang katawan, dilagot, di ba? So laban lang sa buhay, hindi pwedeng sumuko. Di ba yun eh? O ayan na, pwede natin simulan yung vlog natin. Ang haba, no? Pero may connection, yung mga sinabi natin kanina. May connection yan. Ito yung ano, yung pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Yun, actually, parang part na rin yun ng ating vlog. Itong ating baka, ang biyahe at kwentuhan, alamin, with DJ Double D. So ito yung tinatawag natin na pangahalagahan ang meron ka ngayon. Diba? Pangahalagahan ang kita. Kasi hindi yan forever. O yan na pwede nating title, pangahalagahan. Yan, napupunod pa yun, no? Pangahalagahan ang kinikita. Diba? Kasi nga, hindi po forever yan. Shout out po sa ating mga kababayan dyan all over the world, lalong-lalo ni mga kapwa OFW natin. Diba? Ako po ay retired OFW. Salamat sa Diyos. Salamat sa Freedom Business. Salamat sa ating mga mentors. At naturuan tayo na
pwede naman palang mag-retire ng maaga at makapiling ang mga mahal sa buhay kung meron kang ginawa o may tinanim ka na maganda. Diba? Yung pag-prepare sa iyong retirement. O, ito na po yung sinasabing passive income na. Diba? Pero bago tayo pumunta doon, eh doon muna tayo sa pagpapahalaga ng kinikita. So parehas po yan doon sa mga naiwan sa Pilipinas at saka yung mga nasa abroad, yung mga kumikita. Diba? Both ways, ang dami na nating vlog na konektado dito sa vlog natin ngayon, pero gusto lang natin i-emphasize pa yung pagpapahalaga sa kita. Unang-una po, salamat sa Diyos at meron tayong kinikita. Check! Diba? Meron tayong kinikita ngayon, lalong-lalo yung mga nasa abroad. Kahit nabawasan pa yan, kahit nangalahati pa yan, diba? Meron tayo pa rin kinikita, yung iba nga wala talaga, totally, no? Zero. So habang meron pa, habang kalakasan pa, habang nandyan pa yan, lalo mo pahalagahan, lalo na kung yan ay nabawasan. Most likely, halos lahat yan, tinamaan yan, nangalahati sweldo, hindi na muna in-increasean, baka hindi ganun kalaki yung bonus, diba? Nung nakaraang ano, nakaraang holiday season, hindi ganong baka nga yung 13 month pa, hindi ko alam kung naibigay pa yung iba, di ba? Kasi maintindihan mo talaga, ba? Ano lahat eh, naapektuhan eh. Pero temporary lang naman yan, di ba? So yan, pahalagahan, lalong-lalo na ngayong mga challenging times, di ba? So mayroon pang isang paraan dyan, bukod sa pagpapahalaga, dapat maghanap ng extra income. Yan, darating tayo dyan mamaya. So ito po sa mga kapwa OFW natin tsaka mga iba natin mga kababayan na sila ang kumikita sa pamilya, yung mga breadwinner lalo na. Talaga pong kausapin nyo mismo ang inyong mga kamag-anak at pinapadalahan. Tiis-tiis muna tayo. Higpit sinturon, doble higpit sinturon muna. Iraos lang natin ito. Itawid lang natin ito. Kasi hindi naman ganito noon. Diba? Pero kung noon ay ganito ka na, di lalo na. Diba? Kausapin mo na masinsinang, hindi mo na ako mapagpadala ng ganong kalaki. Magtulong-tulong tayo. Kahit ako nagtitipid dito sa abroad, sabi mong ganon, no? Yung mga kinakain ko dito, kung dating ganito na nga, nagtitiis mo, doble pa pagtitiis ngayon. Diba? Talagang wala mo nang bili-bili sa labas ng hindi kinakailangan. Kung dati pa na yung juice-juice mo, soft drinks mo, tubig na lang. Muna, mas maganda pa yun. Tubig na lagyan mo ng lemon, mga ganun, no? Alkaline. Tubig na lagyan mo ng mga oranges, mga ganyan. Mas maganda pa yun. Yung natural, no? So, marami paraan. Yung mga dating binibili mo na kung ano-ano, mga junk food, no? Hindi na muna. Prutas. Ganun siya. Maganda pa sa kalusugan. So, talagang matututo ka. Actually, ito ay ano eh. Talagang ginawa ito talaga ng ano eh. Kung baga sabihin nga natin, bakit kaya ganun si Lord, no? Binigay sa atin itong ganitong challenging times. Actually, it's a wake-up call. Tama lang din yung nangyari. Kasi ang tao masyado nang naging pabaya. Masyado naging pasasa. Masyado naging kampante na. Masyado na yung parang bahala na. Okay lang, meron pa namang sasahurin next month. So, walang pagpapahalaga. Ngayon, ginigising tayo. Binigyan tayo ng lesson eh, na ganito ang buhay. Dapat pahalagahan nyo, hindi lang yung kinikita, kundi ang buhay. Diba? Yung iba, diba? Yung iba, nawala na lang eh. Bigla na lang nawala dahil dito sa challenging times na to. Pandemya. Lakas-lakas pa, biglang nawala, no? Alam nyo na yan. Kailangan talaga mangyari para magising eh. Tignan mo, nung nangyari yung pandemya, nabawasan yung pollution, nabawasan ang mga kasalanan, talaga naman, hindi nakakalabas eh. Diba, ewan ko lang kung may ginagawa ka pa rin kasalanan sa loob. Wag naman sana, diba? Nagtino ang tao, na-realize, no? Talagang nag-reflect, na-realize niya talaga na kailangan magbago na siya ng mga ways niya. Lalo na yung mga bad ways, gawing good ways, yung mga good deeds. Mag-repent, diba? So yan siya, lalo na ang pagpapahalaga sa pera. Yung kinikita. Dati, sige lang na sige. Ah, okay lang yan. Pasyal tayo. Excuse me po. Pasyal tayo. Load at sine. Kahit sa labas. Buffet. Bili na kung ano-ano mga butingting na hindi naman kailangan. Padala pa ng sobra kasi gusto rin maglalabas at mag-shopping din ng mga nasa Pilipinas. Ayun, natuto. Kaya ngayon, yung mga dati mo pinapadalhan na hindi mo naman padalhan ngayon, gumawa ng paraan para sila ay kumita din, hindi na umaasa lang. Sana nga, no, karamihan ganun. Pag hanggang ngayon ay hindi pa rin, umaasa pa rin yan at hindi man lang naawa sa'yo,
Ay, ba'y talagang nagturuan mo ng leksyon din? Ikaw nga, tinuruan ng leksyon, siya hindi. Ano yun? Di ba? Ikaw nagtitiis, tapos dun sa pinapadala mong yan, kung sino man yan eh. Sige pa rin, life is, life must, ano pa rin, life must go on. Kumbaga talagang, ano pa rin, kumbaga, life is the same, pala. Yung pala yung gusto mo sabihin. Di ba? Oo, life must go on, pero dapat, higpits ang turon. Hindi naman yung, ano, the same pa rin. Diba? O masakit nga niya, hingi pa rin na mas malaki pa. Ay, hindi po ganun. Pakisama lang po. Kaya yung mga naiwan naman, ito para sa mga naiwan. Kasi mga nagpapadala, alam nila gagawin nila. Bawas padala talaga, higpit sinturon. Ganun talaga. Para ma-survive, para maitawid. Ay, yung mga nasa Pilipinas naman, abay gawa-gawa ng paraan pag may time. Abay, yung mga professional nga ngayon eh. Yung malalaki sahod eh. Kinain na nila yung pride nila. Yung ego nila, hindi na sila naiiya magtinda. Bakit? Wala naman nakakaya magtinda. Tayo nga, di ba? Salamat sa Diyos. Tayo may mga properties na. Meron tayong commission. Meron tayong maganda rin kita. Salamat sa Diyos. Abay, nagtitinda pa rin tayo na kung ano-ano. Basta hindi ito masama. At ito ay konektado naman sa business. O, di ba? Ano ba yung mga konektado sa business? O, di ba? Tayo ay nagpo-promote ng mga real estate. Eh di pati yung pagpaparenta, pinasok na rin natin kasi licensed broker naman po ako. Salamat sa Diyos. Di ba, hinanapan na natin na mag-uubay yung mga bahay ng ating mga kasama na kumuha ng investment. Kahit 1,000 lot, nako, maganda ngayon, no? As we speak, January 2022, ang dami po nagre-renta. Kasi natulungan mo pa yung mga yan, gawa nung yung iba, sad story, yung iba na paalis sa bahay, nawalan ng bahay. So ngayon, naghanap sila na marirentahan. Yun ang naging solusyon. May mga kabayan tayo na nag-invest naman sa abroad na hindi nila ginagamit yung property nila, pwede ngayon parentahan. Kumita pa. Natulungan mo na yung magre-rent kasi may bahay na sila uli. In the meantime, mag-iipon uli yan. Pagdating na araw, kukuha uli. Tapos natulungan mo pa yung kabayan mo na nag-invest na napapakinabangan na yung kanyang in-invest kasi napaparentahan na. At the same time, tayo din nakinabang kasi nga meron tayong commission dun sa ating naparentahan na unit. Diba yan, pinasok na rin natin yan. Tapos ano pa, yung mga konektado sa bahay, yung mga finishing, diba? Sa murang halaga, hindi taga, no? Hindi taga katulad ng iba. O, diba, tayo ay pinasok na rin natin yung pagta-tiles, yung pagkikisami, pag-service area, pagpapabakod, sa murang halaga. Kasi numbers game naman yan, sa dami naman na magpapagawa sa'yo, pwede na rin yun. Itindihin mo naman yung kanya kinikita ngayon, hindi pinupulot yan. Sa panahon ngayon, importante po ang bawat sentimo. Actually, lagi naman dapat yan. Diba? So, yun ay tinutulungan natin maayos ang bahay nila para mas presentable, para maparentahan. Diba? Kahit pa sabihin mo nga yung basurahan, yung garbage bin na mga rubber, yung mga environment friendly na magaganda, no? Social naman ito, hindi naman basa-basa basurahan. So, ito yan ay, ano na rin, pinopromote natin para maging mas maayos, segregated, diba? Nakakatulong ka pa sa nature, nakakatulong ka pa sa pamahalaan, sa society, eh binigyan din natin ang pagkakataon makabili sila ng ganun sa murang halaga din. O diba, ano pa ba, yung mga mahilig magplantito plantita, nagbebenta rin tayo ng mga halaman, diba? Kasi napapalago natin, eh salamat sa Diyos, green thumb tayo, no? Malago, talaga, nabubuhay. Yung dates na buto galing sa Middle East, nung tinanim ko dito, tubo natin. O diba, galing, no? Talaga naman, kasi pag may tinanim ka nga, may aanihin. Kaya mga kapatid, mga kabayan, pati nga plant box mo na, pinapatulan din natin yung marami rin bumibili mo ang plant box. Diba, garage sale, isa pa pala yan. Ako, ito mga kabayan, tip ko sa inyo. Yung mga hindi na ginagamit na mga bagay, diba, imbis na nakatambak dyan at wala kang space tuloy sa iyong bahay, sa iyong condo kung saka man nakatira, i-dispose mo na yan, diba? Mapagkakakitaan mo pa, ma-generate mo pa siya ng cash. At maganda no, nakatulong ka pa sa iba na maganda quality pa yung nabili nila. Kasi quality naman yan, kadalasan, di ba? Lalo kung personal mo yan. Let go na! Move on na! Di ba? Baka mamaya may mga memories pa nga yan, nakasama si ex. Yung mga ganun, eh, no? Eh, di dispose mo na yan para wala ka na daw alaala niya. O, di mo na nakikita siya. Pag nakikita mo yung blouse na pula na yan, naku, yan pala yung ano, sinuot mo nung unang date nyo. Ay, dispose na! Emotionally, ikaw ay naging maayos, o di ba? Nagkaroon ka pa ng cash. At maswerte pa yung makakakuha nito. Dahil siya ang sa susunod na magkakaroon ng ex. Ay, hindi, joke lang.
Hindi naman. So yun lang, no, gawa tayo ng paraan. Huwag mahiya kung ano man yan. Kasi nga, ang importante, kumikita ka sa mabuting paraan. Sa marangal na paraan. Yung hindi ka nang loloko, hindi ka nang i-scam, hindi ka nang iisa ng kapwa para lang kumita, di ba? Gawin natin yan, mga kabayan, kasi nga, mahalaga po ngayon ang kinikita ng bawat isa. Ganun lang siya kasimple. So ikaw, magtipid, di ba? Alam mo yan kung saan ka pwede magtipid. Tapos yung nasa Pilipinas, makisama, ganun din. Diba? Tipid-tipid muna, sipid-sinturo muna, at gumawa din ng paraan. Parehas kayo, yung nasa abroad, mag-extra income. Yung nasa Pilipinas, mag-extra income. At ito na good news, meron tayong programa para sa mga OFWs. Tsaka na rin sa mga naiwan sa Pilipinas. Yung extra income. Ito na. Pasensya na po, medyo makatip. Ayan. Ito na, yung ating extra income pagdating naman sa real estate. Ito yung magandang po, magandang business. Kasi po, wala siyang puhunan unang-una. Libre. Walang registration. Sabi nga nung kasama natin na si Bro Corky sa Kuwait, walang masakit kasi walang kit. O walang kit-kit. Kaya walang masakit. Alam niyo na yun. Diba? Wala naman tayong sinasabing masama yun. Pero may mga negosyo kasi na kailangan pang bumili ng kit. Yeah, 8,000, 4,000, kung ano man yan, 3,000. May iba nga, mas mataas pa. Kailangan bumili ng kit para makapagsimula sa negosyo. Tapos, pipilitin ka pa niya mga yan, i-convince ka pa naman yan, i-hype ka pa naman yan, ipapower ka pa naman yan na para bumili ng maraming-maraming heads para marami ka daw kikitain. Para lang ibinabalik sa iyo yung binaya mo. Sinukli lang sa iyo. Naman! Diba? Tagal na yan tagal na yan ganyan. Diba? Bahala na po kayo kung gusto nyo mag-bash. Pero okay lang. Diba? Opinion nyo yan. Opinion ko to, opinion nyo yan. Pero maganda lang po dito sa ating business, wala pong puhunan. Kaya karamihan po, yung mga sumali doon, mga leaders pa, nagpo-promote sa atin. At eventually, nagpo-full time sa atin. Kasi saan ka pa, makakakita ng negosyo na wala ka ng puhunan, malaki pa kita mo. Sa pagre-refer lang. Kaya makabay yung mga nakikinig ngayon, walang mawawala sa'yo kung gagawin mo to, pero malaki ang mawawala sa'yo pag hindi mo ginawa. Kasi sayang yung opportunity. Biro mo. Diba? Biro mo. Ikaw ay magre-refer lang. Libre naman. At pag mayroon kang kaibigan na kumuha ng property, kasi real estate to eh, no? Yung freedom business. Kumuha ng property, ang laki ng commission mo. Sabi ko nga, walang masama sa mga ibang negosyo, pero obviously, pag nagbenta ka ng kape, maliit o maliit ang komisyon mo. Kape, isang piraso. O kahit pa sabihin mong isang sako yan. Liit lang, di ba? Sabon. Pinasabon mo na sa lahat. Di ba? Lahat kinabi. Nag-expired na nga. Kasi nag-expired pa yung mga sabon nilang. Bilis mag-expired, no? Para bili ka ng bili. Maliit o maliit ang komisyon. Maliit. Pag property ang binenta mo at milyunan ang halaga, malaki o malaki ang komisyon? Alam niya na sagot. Malaki siyempre. Kaya kung ikaw rin lang ay magbebenta, mahilig ka rin lang magbenta. Ito, mga shoutout din sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin na mahilig mag-online selling. Okay yan. Maganda yan, online selling. Diba? Pero kung sasabayan mo pa ng ganito, mas lalong malaki ang kita mo. Kasi sa online na lang, yung mga mind. Diba? Okay yan eh. Diba? T-shirt. Diba? Kumita ka ng 10 peso, 20 pesos. O palagay mo, malaki na yung 50 pesos kinita mo. Diba? E sa property, sa isang condo pa lang, diba, meron ka ng 90,000. Kasi 3%, no? Based on 3 million. 90,000 pesos. Ilan kayang sabon, ilan kayang kape, ilan kayang t-shirt, ang kailangan mo ibenta. O ilan ang re-recruitin mo para maabot mo yung 90,000. Yun totoo lang. Compute-compute din pag may time. Diba? Yung 90,000 dito sa real estate, isang tao lang siya. Diba? Lalo kung condo yan. Kung bahay naman yan, or less 30,000. Hindi masama, no? Actually, hindi talaga masama. Maganda. Diba? Ang pinag-uusapan kasi dito, gaano katagal. O gaano karami, gaano kabilis, gaano kadali ang kumita ng ganun sa mabuting paraan. Diba, ganun lang po yun. Kung may 10 kaibigan ka, o ano lang, 12 kaibigan ka, na tignan 90,000, hindi po ba milyonaryo ka na sa loob ng 12 kaibigan lang na ni-refer? Diba po?
isang dosen ng kaibigan, pwede kang maging milyonaryo. Sige nga, tignan nga natin kung sa isang dosen ng kaibigan, pag kape binibenta mo, magiging milyonaryo ka ba? Di siguro. Hindi. Diba sa sabon, 12 kaibigan, kasi ano dito, numbers game, kita yan, 12 tao. Magiging milyonaryo ka ba kung sabon lang ang binenta mo? Isa-isang kit lang ang binili nun, ha? Siyempre hindi, malayo. Sa mga t-shirt naman, sa online, 12 piraso sa 12 mong kaibigan. Magiging milyonaryo ka ba? Yung totoo lang, di ba, no? Kung titignan nyo, no? I know naman, siguro sa malalim mapag-iintindi, hindi maiinis o hindi magagalit sa sinasabi ko kasi totoo lang siya. Real talk po yun. Ang sinasabi natin dito, sa 12 kaibigan mo, sa 12 ng kaibigan mo, dito pwede ka talaga maging milyonaryo. Do the math. 90,000, 10, 900,000, o di ba? Plus 180, dalawa pa uli. Ilan yun? 1,080,000. Tama ba? Ganun po siya. O pwede, kung tutusin, o pwede mangyari. Kaya dito na po tayo sa ganitong negosyo. Saan ka pa? Di ba, wala ka na nga nilabas na pera. Nag-refer ka lang, may tumulong pa sa'yo kasi grupo tayo dito, tulungan. May nag-present para sa'yo. May produkto na real estate naman, nandyan na yan. Di ba, yung developer na partner natin, hindi naman tayong bumili nun para ibenta. Middleman ka lang. O di ba, ang sarap ng ganong negosyo. Kaya sa mga interesado po, mag-PM na sa kung sino man na nag-send sa inyo nito. Diba, PM nyo na at napasalamatan nyo at gusto nyong subukan din ang negosyo para syempre mas maganda ang kita. Lalong-lalong sa abroad. Ako, ang dami dyan gusto magkabahay. Ang dami pang promo ngayon. Diba, kaya sabi nyo, naku, wala namang bibili ngayon yan. Ano eh, pandemya eh, o challenging times eh. Mind you, marami pong bumibili. Kasi po bakit, marami pong promo ngayon na hindi dati binibigay. Kasi nga, alam nyo na yun, pag hindi na ginawa ng developer yan, wala rin silang benta. Kaya ngayon talaga, ganun talaga ang bida ngayon, kliyente. Kliyente, kasi yung dating ang monthly 10,000, nagiging 5,000. Yung dating 20,000, nagiging 10,000. Hindi po binabarat yun, ha, kundi yung, ano, yung down payment scheme. Ha, pinapahaba. Kasi total naman, eh, lahat naman ngayon ay mabagal ang galaw. Diba yung construction, diba, alam na. Yung mga materialis, mabagal ang supply. Kaya maganda lang doon, take the opportunity. Habang mabagal yung mga yan, bilisan mo na. Kasi ang advantage nun, yung dating 10,000, naging 5,000. Yung 20,000, naging 10,000. Ngayon, magaan ang paghuhulog kasi extended yung down payment. Yung dating 12 months, ginawang 24 months. Kadalasan, no? Yung iba naman mga 24 months, ginawang 36 months. Yung mga 40 pa. 48, yung iba, no? So, ganun po siya. Kaya grab the opportunity. Ito na po yung the best time to invest kung meron ka rin lang. Diba? So, gawin nyo na po yan. Sikapin nyo po na magkaroon kayo. At kung hindi pa kaya, abay mag-extra income para kayanin. Diba? So, yan na po. Itong opportunity na huwag niyo palagpasin kasi kakayanin mo yan basta gagawa ka ng paraan. So, yan po. Salamat po. At sana marami tayong natutunan. Kung kayo po ay nanood ng direct nito, PM nyo na ako kung paano gawin ang negosyong walang puhunan, ang Freedom Business. Maraming salamat po sa ating mga mentors at ang ating partner developers sa ngayon is Pininvestland Incorporated. So maraming salamat po. Ito muli ang inyong lingkod, DJ Double D, para sa ating baka ang biyahe at kwentuhan. Alamin! Kahit inuubo, ubo lang yan. O, di ba ilang ubo lang naman yung narinig nyo sa loob ng 23 minutes? Aba, 23 minutes lang, ilang ubo lang yun, ha? Ibig sabihin, kaya. Thank you, Lord. Salamat po. At binigyan nyo naman tayong lakas para makapag-share. Maraming salamat muli at see you soon. Keep safe, everyone. Live a healthy lifestyle and keep safe. God bless po. Thank you. And see you sa susunod nating maraming pang mga vlog. Salamat po. Bye-bye!